Kaswabe, welcome back to the channel kung saan tayo nagre-review ng mga supercars and sports cars dito sa ating bansa. Pero ang video natin for today ay gagawin natin yung dati nating kinagawian na nagbibisit tayo ng showroom at titingnan natin kung ano ang mga available vehicles. Anyway, nais ko munang pasalamatan ang Hyundai Manila Bay because we are here and meron nga pala silang mga bagong models. Yan ang gusto ko sa inyong pakita. Limang variant nga pala ito. Few highlights in every vehicle, units, prices. And hindi muna ito review kaswabe kasi babalikan natin yan isa-isa. Pero maganda niyan, ipapakita ko sa inyo pag pumunta ka rito, ano yung magiging benefit at pwede mong maging first car kaswabe. Let's begin! Siyempre, pinag-isipan ko muna kung ano ang uunahin natin from pinaka-cheapest pa to the most expensive. Pero alam ko, sanay naman kayo sa mga most expensive. Kaya uunahin natin actually the Staria. This one is the successor of the Starex. This one is the mid variant. So hawak natin yung price list dito. Siyempre, para mas maging accurate tayo lahat. Pag mid variant nga pala kaswabe, ito yung 11-seater. It has a different grille. Laban doon sa highest variant na medyo may pagka-pyramid yung style. 4 reflector lights doon sa highest variant kasi, which is parating ngayon is para siyang ice cube projectors. Then yung DRL or LED park light dito located. Alam mo, pag tititigan mo yung Staria, no? Para siyang inspired sa bullet train. Ang price nito kaswabe, 2,320,000. The top variant is nasa 2,930,000. 2.2 diesel and 11-seater. Sir Ubid, dun ka, tapos dito ako. When it comes sa first row seats natin, you have a floating infotainment system, even your instrument cluster. Maganda yung visual kasi. Nakapag-review nga pala tayo nito kaswabe, i-check mo na lang, click mo yung pop-out banner dito. Wired na nga pala yung mga transmission niya. Ay, pero dahil ito yung mid variant, hindi pala. Meron kang shift lever dito. Punong-puno ito, no? Merong 7-seater nito, yun yung top variant. Oh, pakita ko sa inyo, dito naman tayo sa kabila. Kung baga kaswabe, ang inuna natin, kasama mo ang pamilya mo, tapos yung mga connected families mo pa, na pag meron kang birthday, biglang dumadami yung kamag-anak mo. Kasyang-kasya lahat dito. Meron ka ng privacy shades, kung makikita natin sa third row. Pero punong-puno, no? Grabe. Talagang lahat mag-squeeze in. Check natin yung rear. Yan. So, very boxy yung appearance ng Staria. Mid variant, yung rear taillights natin, actually parang it's a tall building ng Empire sa New York. Pag top variant, hanggang dito sa top yung rear lights. Staria script, your power tailgate. 2.2 diesel. Marami nang natatakot sa diesel ngayon, kaswabe. Oh. Going here, what we have is the Santa Fe. Ito naman kaswabe, yon, it's a minivan, successor of Starex. This one is the Santa Fe. Ito ang first SUV ng Hyundai noong 2001. Ano lang ha, impression lang ha, sa wheels, para siyang mga electric car yung style. This is a mid-size SUV. Mid-size crossover SUV. As you can see, ito yung front face niya. Ito mismo yung itsura ng top variant ng Staria kasi yun yung una natin nakita. Then it has a different style ng LED, even main bulbs. Para siyang waterfall na effect. Pero ang liit lang dito, no? Mukha siyang snake eyes. Diba? Sa lahat ng mga nandito kaswabe, crossover SUV and SUV mismo, ito yung pinaka may muscular appearance. Kumbaga, ito yung bossing sa lahat ng SUV. And unit price nga pala nito, this one is the diesel, it's 2.2 GLS, 8-speed dual clutch transmission, it's 2,420,000. Check natin kung ano yung nasa loob niya naman. The gearbox is wired, push button na lang yung mga switches, kaya you have a space here. Tama. Then, ganda ng style ng dashboard.
even manibela, three-spoke, hindi niya lang minana kung ano yung nasa starya, infotainment and instrumental cluster. Hindi lang natin alam kung yung blind spot niya nakukuha pag nag-left and right, pero this one is all new. Ang ganda ng detail ng door panel, oh. You check that. Oh, para siyang ano, may mga ridges. The seats, ang ganda ng bolster niya, tapos quilted leather. Check natin yung ilaw, ha. Abutin ko na to. Let's turn on the lights. Yan. This is a 7-seater mid-size crossover SUV. Next time na natin to yung full details. This is the rear fascia. Taillight. Ganda, no? Brake light. Kala mo, connected talaga to. Pero style lang. Meron ka rin dito ang mga safety markers. Meron kang skid plate. Anyway, 2,420,000. Ang Santa Fe nga pala, this one is not a facelifted. It's all new pa rin. Katulad nung, ano ba to? Tucson. Cargo check muna tayo. Tailgate. Yan. And tarang! 7-seater. Naka-tumble down lang. Pero pag hinatak natin to, yan. Yan. Organized na if you need more space. Sa kanyang mas little sibling, this is the Tucson. Actually, this is the best-selling SUV ng Hyundai. Inabot na ito ng 7 million. I think it started noong 2004 sa kanyang first generation. And this one, malapit nga pala ito sa aking puso dahil up until now, kotse siya ng brother ko. And that one is the second generation LM platform, which is noong 2008 pa. Hanggang ngayon, gumagana pa rin kaswabe. Matibay ang makina rin ng Hyundai. Meron siyang gas tsaka diesel na variant, okay? I-check natin yung style ng kanyang front fascia. Ang tawag dito yung parametric front grille. Kasi kung titingnan mo, akala mo lahat sinakop ng mga platelets na grille. Pero pag in-open natin yan, I have the key. Boom! See this? Para siyang flap ng isang angel. Galing, no? Matching lahat, even the Hyundai badge is blackout rin. Kaswabe, maraming nagtataka, paano babasahin yung Hyundai? Hyundai ba yan? Hyundai? Actually, pag Korean ka, Hyundai. Gagawa tayo ng video diyan. Pero nasa Pilipinas tayo, kaswabe, di ba? Sa rear taillights naman. Actually, pakita ko muna sa inyo yung loob. Tingnan mo. Pasilip natin sa loob. Kaswabe, check that out. Grabe yung design ng interior. Mas malupit pa nga ito kaysa dito sa Santa Fe. Makikita natin. Tsaka yung steering wheel niya, mas updated na. Even the infotainment system, tapos yung gauge cluster natin, di ba talagang naka-tuck in and very clean lahat. Nag-a-alarm yung telepono ko. Check the detail. Alam mo, kung titingnan mo, parang ito yung icon illumination doon sa cloaking device ng Predator. Alam mo yung movie na Predator versus Alien or yung Predator tsaka si Arnold Schwarzenegger? Tanong mo. Check this out. Tapos full length ng tail bar sa tailgate. Then you have jewel-like mga details dito. Parang magma, eh, no? Tucson. This variant is the 2.0 GLS gas. 1,570,000 kaswabe. Comes with a cute diffuser. Simple diffuser lang. Off ko lang yung lights. Tucson. Compact crossover SUV. At nandito naman sa kanan natin ay yung subcompact crossover SUV, which is, this one is more cheaper compared sa Tucson. Anyway, iwanan na natin to. Banggitin ko sa inyo na ang Creta, bago siya rito sa Pilipinas, pero syempre, hindi ito bago pagdating sa ibang country. Ngayon lang dumating sa Pilipinas kasi. This Creta has 4 variants. Top variant nga pala ito. This is 1.5 GLS. 1,332,000. So, what do we get dito sa front fascia niya? Parang kamukha rin siya na parametric front grille. Pero yung DRL niya, yan. Nakikita natin dito. Visible. Same ng platelets dito sa grille, pero you have a chrome badge.
Wherein doon, halos lahat magkakatulad siya. Ang makina nito ay 1.5 again. Para makita mo kung ano ang nasa interior, check natin. So, floating roof design and two-toned ito. Ala Range Rover. Bagong lahat, nais ko munang i-shoutout ang Air Spencer kasi yan ang ginagamit natin na perfume made from Japan, 90 days ito. I-check mo ang video ko kaswabe para malaman mo kung peke ang in-order mo online dahil nagkalat sa lahat ng online, dapat malaman mo ito. Mabibili mo ito sa mga trusted partners lang natin. Go check itong link na to para makita mo lahat. Steering wheel, yan, bago naman katulad ng Tucson. Then tilted ang infotainment system sa driver. Two-tone ito, black and brown ang itsura niya. Nothing too flashy naman, 5-seater. The Creta is not functional for the moment dahil low bat. Pero ang favorite ko rito na feature niya, yung tail light, magkakahiwalay. Yan yung sinasabi ko sa inyo na para siyang cloaking device ng isang predator na alien. Nagkukwento lang tayo ng metaphor kaswabe para mas maintindihan nyo ng mabuti. Going here sa venue, among all sa limang variant natin, this is the most affordable starter pack para sa mga taong gustong magkaroon ng SUV. This is a subcompact SUV. Ang presyo niya ay 1.6 liter GLS 6-speed automatic transmission and this is 985,000. Meron din na GL variant, that's 915,000 pesos. So, wala naman masyadong super nakakabaliw dito. Yung grill, may kita natin. Para sa akin, basic lang naman. Nice pa rin, stylish. Check natin yung interior. Actually, mas maikli lang to ng konti. Yung venue. Three-spoke infotainment. Well, ayun. What you see is what you get, kaswabe. Fabric yung mga seats natin and it is a 5-seater. Siyempre, nice ko munang pasalamatan again ang Hyundai Manila Bay dahil binigyan tayo ng pagkakataon para maihatid sa inyo kaswabe kung ano nga ba ang meron sa showroom ng Hyundai Philippines. Anyway, sleekest na apparel, sinashoutout ko kayo, napakaganda. Ama, very nice. And kaswabe, don't forget, pag loyalista ka rin ng Rico Suave, meron na rin tayong sariling merch. Yung contact nga pala ng Hyundai Manila Bay, nasa description below, i-check mo na lang para again, sa mga unit prices or other info, or you can go here sa Manila Bay. Pag natuwa ka nga pala at alam mong meron kang natutunan, please subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated kung ano pang showroom ang ating mga titingnan dito sa Rico Suave Channel. God bless, more power and more performance.